isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay at mga manonood ng DepEd Hour Teleturuan. Ako po si Bibining Analiza A. Esteban, guro isa na integrated na paaralan ng Padre Gregorio Crisostomo, na inyong makakasama sa paghahatid ng mga karunungan na ating matutuklasan sa edukasyon sa pagpapakatao 9. Sa 2 taon mo na pag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao, nagkaroon ka ng pagkakataong masuri ang iyong pananagutan sa sarili at sa iyong kapwa. Ngayong taon naman ay mamumulat ang iyong mga mata sa lipunang iyong ginagalawan. At sa araw na ito, ang ating mga layunin ay ang mga sumusunod. Nagbibigay kahulugan ang lipunan at komunidad, natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat, na pangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga. Nakahanda ka na bang makaalam at makialam sa lipunan? Tara na at simulan na natin! Mulat ka ba sa mga nangyayari sa lipunan sa kasalukuyan? Hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo ay mapapansin ang hindi pagkakasundo-sundo o alita ng mga tao. Hindi lamang ang mga contestants sa Miss Universe ang maaaring mangarap ng kapayapaan sa mundo. Hindi man tuwirang nabibigkas ng maraming tao, ay marami rin ang nangangarap ng matiwasay na lipunan at marahil ay isa ka sa mga ito. Pero paano nga kaya magkakaroon ng katiwasayan sa lipunan? Kung tatanungin kita ngayon, ano kaya ang maipapayo mo? Walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan. Isa ito sa itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa likas na batas. Ayon nga kay Dr. Manuel D. Jr., isang profesor ng filosofiya sa Ateneo de Manila University, ang buhay ng tao ay panlipunan. Makikita ito sa kabuuan ng ating pag-iral bilang tao, sa ating pagsasagawa ng bagay na kailangan upang mahubog natin ang ating sarili. Ginagawa natin ito dahil mahalaga ang mga ito sa lipunan at inaalay natin ito para sa ating kapwa. Ngunit bago tayo magpatuloy sa pagtatalakay tungkol sa lipunan, mahalagang maunawaan mo ang kahulugan nito. Ano nga ba ang lipunan? Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay mayroong kinabibilangang pangkat na mayroong iisang tunguhin o layunin. Sa kabilang dako, madalas na ginagamit ang salitang komunidad upang tukuyin ang lipunan. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba at pagkakaugnay ng dalawang salitang ito upang hindi maging sanhi ng kalituhan. Ang salitang komunidad ay galing sa salitang Latin na communis na nangangahulugang common o nagkakapareho. Ang isang komunidad ay binubuo ng mga individual na nagkakapareho ng mga interes, ugali at mapapahalagang bahagi ng isang partikular na lugar. Ngunit bakit balik ka sa tao ang mamuhay sa lipunan? Ayon kay Jack Maritain, ang manunulat ng aklat na The Person and the Common Goods noong 1966, hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan sa dalawang pahalagang dahilan. Una, ito ay dahil sa katotohanang hindi siya nilikhang perpekto o ganap at dahil likas pa sa kanya ang pagbahagi sa kanyang kapwa ng kaalaman at pagmamahal. At may babahagi lamang ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pangalawa, hinahanap ng taong mamuhay sa lipunan dahil sa kanyang pangangailangan o kakulangan mula sa material na kalikasan. Mahalaga rin makipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang matugunan ang pangangailangan ito at mapunan ang kanyang kakulangan. Ayon pa sa isang kilalang manlulat na si St. Thomas Aquinas, may akda ng aklat na Summa Theologica, sa pamamagitan lamang ng lipunan makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Malaki ang magagawa ng lipunan sa paghubog ng iyong pagkatao. Lahat ng iyong iniisip, nararamdaman, sinasabi at ginagawa ay naiimpluwensyahan ng lipunan na iyong kinabibilangan. Ayon pa kay Dr. D., sa lipunan nagkakaroon ng tao na pagkakataong maipakita ang pagmamalasakit, ang tumulong at matulungan sa panahon ng pangangailangan. Naipakikita ang pagmamalasakit na ito sa pagdamay at bukas palad na pagtulong sa kapwang walang hinihintay na kapalit. Nangingibabaw sa pagkakataong ganito na hindi lamang ang personal na kabutihan ng individual ang nilalayo ng lipunan kundi ang kabutihang panglahat. Bigyan naman natin ng linaw ang kahulugan ng kabutihang panglahat. Ano nga ba ang kabutihang panglahat? Sa simpleng salita, masasabing ito ay kabutihan para sa bawat isang individual
na nasa lipunan. Ito ay isang pagpapahalagang naiiba sa isang pansariling kapakanan. Binibigyang linaw din ng kahulugang panlahat ay tumutukoy sa kabutihang naaayon sa moralidad ng tao, naaayon sa likas na batas moral at hindi kalayaan o pagkakapantay-pantay ang nararapat na manaig, kundi ang panlipunan at pagkakapatiran na palaging nangangailangan ng katarungan. Kaya nga tungkulin ng lipunang matiyak ang kaayusan sa pamamagitan ng pagkataguyod ng mga karapatang nakabatay sa katarungan. Ngunit paano magiging posible ang kabutihang panglahat? Ito ay marapat na buuin ng tatlong mahalagang elemento. Una, ang paggalang sa individual na tao. Sa dignidad, nakakabit ang iba't ibang karapatang kailangang igalang at hayaang gamitin ng tao sa lipunan. Upang maging makatarungan ng isang lipunan, kailangan nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat individual ay kinikilala, ginagalang, pinoprotektahan at pinahahalagahan. Pangalawa, ang tawag na katarungan o kapakanang panlipunan ng tangkad. Ang pag-unlad ng kabuuang focus ng panlipunang tungkulin kailangang may bigay sa mga tao. Karaniwang sinusukat ito sa halimbawa sa mga pampublikang sistema ng pangalaga sa kalusugan, epektibong pampublikong pagkaligtasan at seguridad. Kapag nangyari ito, natutugunan ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan sa pangkat. Pangatlo, ang kapayapaan or peace. Kalimitang sinasabi na ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng isip, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan at iba pa. Mayroong kapayapaan kapag iginagalang ang bawat individual at umiiral ang katarungan. Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang nangyayari ng pusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng mga tao, hindi iilan lamang kundi ng lahat. Nakakalungkot nga lang isipin bagamat nauunawaan ng ilan ang kahalagahan at kapakinabangan ng pag-aambag sa pagtamo ng kabutihang panlahat, may mga ilan pa rin ang hindi nakikisangkot at nakikiusa upang matamo ito. Ang hamon ng dating Pangulo ng Amerika na si John F. Kennedy na huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. At sa ating pagbabalik, ay tatalakayin naman natin ang ilang nakahadlang sa pagkamit ng kabutihang panglahat at ang mga kondisyon na kinakailangan upang makamit ito. Magbabalik ang DepEd Hour Teleturuan makalipas ang ilang sandali. Muling nagbabalik ang DepEd Hour Teleturuan. Kanina ay tinalakay natin ang kahulugan ng lipunan at komunidad. Gayon din ang kabutihang panlahat at ang mga elemento na kinakailangan para maging posible ito. At ngayon naman ay iisa-isahin natin ang hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat at kondisyon na kinakailangan upang makamit ito. Narito ang ilang nakahadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Ang mahalaga sa kanya ay ang pakinabang na kanyang makukuha sa kabutihang panglahat na nagmumula sa malasakit at pagsasakripisyo ng iba. Nakikinabang lamang siya subalit walang ambag o pakinabang na nanggagaling sa kanya. Ang nakababahala dito ay kapag dumami ang taong may ganitong pangangatwiran, masisira ang kabutihang panglahat na nakasalalay sa suport ng manggagaling sa kanila. Pangalawa, ang individualismo. Ibig sabihin ang paggawa ng tao sa kanyang personal na naisin. Ito ay ang pagnanais ng taong maging malaya sa pagkamit ng pangsariling tunguhin na walang ibang nanghihimasok o nakikialam sa kanya. Ayaw ng taong ganito na magambala ang kanyang personal na buhay. Nagnanais na mapag-isa. Hindi niya pinapakay ang pakinabang mula sa kabutihang hatid ng sakripisyo ng iba, subalit ayaw rin niyang magambala para sa kabutihan ng iba. Pangatlo, ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Upang mabanatili ang kabutihang panglahat, hinihingi sa ilan ang mga mas malaki at mabigat na pananagutan kaysa sa iba. Halimbawa, upang kayanin ng mga mahihirap ang pagbili ng produkto, kailangan tanggapin ng negosyante ang mababang tubo o kita mula sa mga produkto. O ang pangkalusugang seguridad ay magiging abot-kaya ng lahat at health insurance ay may mababang premiums o ang doktor ay tumatanggap ng mababang sahod. Ang tingin ng ilan sa ganitong sitwasyon ay hindi makatarungan.
At ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga kondisyon na kinakailangan upang makamit ang kabutihang panglahat ayon kay Joseph de Torre na kanyang aklat na Social Morals. Una, ang lahat ng tao ay dapat mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya, gabay ang dialogo, pagmamahal at katarungan. Madalas na ang sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao ay dahil sa kakulangan ng kakayahang mag-usap. Kung hindi mananaig ang pagmamahal at katarungan sa kanya sa lahat ng pagkakataon, hindi ganap na kakayanin ng sinuman na isang tabi sa ilang pagkakataon ang kanyang pansariling kaligayahan at kapakanan para sa kabutihang panglahat. Pangalawa, ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. Ang karapatan ng nangangalaga sa dignidad ng tao at nagtataguyod ng pagkapantay-pantay hanggat sa nananaig ang diskriminasyon sa lipunan na paghihiwatig ito na hindi paganap ang pagsaalang-alang ng tao sa kabutihang panglahat. At pangatlo, ang bawat individual ay nararapat na mapag-unlad patungo sa kanyang kaganapan. Ang lipunan ang nararapat na mag-iisa sa instrumento upang makamit ng tao ang kanyang kaganapan bilang tao. Kung walang nagagawa ang lipunan kanyang ginagalawan upang siya ay lumago bilang tao, masasabing hindi patunay na pagtungo ang ng lipunan sa tunay nitong layunin, ang kabutihang panglahat. Tandaan, binubuo dapat ng lipunan ng tao, hindi lamang tao ang bubuo sa lipunan. Sa matagal na panahon, maaaring masyadong nakatuon ang iyong pansin sa iyong sarili lamang. Maaaring sinasabi mong masyado ka pang bata para ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na ito. Ngunit mahalagang maunawaan mong hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang pagtiyak na mananaig ang kabutihang panglahat. Ito ay nakabatay sa iyong puso at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Alam kong mahirap pa itong isipin at ganap na yakapin sa kasalukuyan. Ngunit lahat ng bagay, gaano man ito kahirap, ay magagawa kung talagang nais. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, palaging may dahilan. Ayan, alam na natin ang layunin ng lipunan na kabutihang panglahat. Mga elemento nito, hadlaan at kondisyon upang makamit at papanatili natin ang pag-iral nito sa ating lipunan. Nawa ay marami kayong natutunan at nasiyahan kayo sa ating aralin na tinalakay ngayon. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan. Muli, ako po si Binibining Analiza A. Esteban, guro isa mula sa Integrated na Paaralan ng Padre Gregorio Crisostomo. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng...